President Pbbm, hinanap ng mga Dilawan sa panahon ng Sakuna. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Nasaan na ang Pangulo? Iyan ang sigaw ng mga Dilawan matapos mapinsala ng lindol ang ilan sa ating mga kababayan. Lena Robredo, pinuna ng mga netizens matapos maglutang-lutangan na naman. Narito ang video clips ating panoorin kung nasaan nga ba ang ating Pangulo sa panahon ng Sakuna. Pangulong Marcos, nakakagulat po. Ni-real talk ang mga pa-epal, no? Dito po tuwing may Sakuna. Yung punta ng punta sa mga Sakuna na wala naman pong pakinabang, may real talk po sa inyo ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Pag-uusapan din po natin, no? Congratulations po kay Lenny Robredo. Naku, ginawaran po ng doktor na po ngayon si Lenny. Akalain nyo, abogado na, doktor pa, sangka pa, no? Napakahusay na tao. Okay, pag-uusapan din po natin yung sari-saring kung ano-ano tungkol po sa lindol, yung mga naghahanap po ng yung pinauso na naman hashtag nasa ng Pangulo, hashtag nasa ng pangalawang Pangulo. Maganda po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at ito po ay nakabase sa kanyang experience. Nakabase po to sa kanyang experience, no? Basahin po muna natin. I'm staying away from going to the affected areas for a very simple reason. It has been my experience as governor. It has been my experience in Yolanda that when the national officers come to the affected areas immediately, ginugulo lang namin yung trabaho ng mga local government unit, no? Ito po ang pinakamagandang paliwanag mula po sa eksperyensya ng dating gobernador. Eh, si Lenny kasi hindi naging gobernador. Hindi ko po sinasabing si Lenny pinariringgan dito. Ako po ang nagsasabi na makinig ka, Lenny. Ilapit mo yung ulo mo para mapakinggan mo. Lenny, ilapit mo ulo mo. Pakinggan mo to. Halimbawa, pupunta ako dun. Maghanap pa ako ng pulis para masecure. Masecure. Kailangan ako i-meeting ng mga local officials. Eh, marami silang ginagawa. So I said let them do their work. Let us wait for them to tell us what the true situation is. Alam po ninyo, no, ibang-iba po yung si Pangulong Duterte hindi po iniintindi yung mga paghanap ng nasa ng pangulo, no? Basta lumilipad na lang siya na makikita mo lang nasa helicopter. Naroon ang pangulo, tinitignan niya yung pangano. Ito po, punong-puno na wisdom. Magkaibang magkaiba, incomparable sa kanilang mga estilo, pero alam mo na nagtatrabaho pareho yung mga mama. No? Unlike, wag na natin banggitin yung dating vice president, wag na natin banggitin na si Lenny Robredo yun, na laging nakikipag-unahan doon sa mga sakuna para lamang magpa-picture at para lamang makapanghingi ng donasyon. Napaka-practical. Hindi ko po maiisip yan. Bakit? Hindi ako naging gobernador eh. Kaya po tama lamang ng mga nagiging pangulo may experiences sa pamumuno kahit sa local level. Di po ba? Kung ikaw ay lutang, nung ikaw ay hindi pa pinuno, pag nabigyan ka ng pagkakataon na mamuno, lulutang ka rin. Wala kang ideya. Clueless ka. Ito po, may ideya sila. Nakakagulo. Siguro nung gobernador siya, may dumalaw doon na kung sino. No? May dumalaw na mataas na tao. Kinakailangan mong intindihin. Imbis na yung mga pulis na nagkakandarapa na sa rescue operation, iintindihin mo pa ngayon yung mga pulis na nagpunta ron na kinakilala sa lubungin, VIP.
kinakailangan protektahan, baka mabaril, nakakahiya, ikaw ang gobernador. Eh ngayon, usong-uso pa naman, nakita nyo, narinig nyo si Abe ng Japan, binaril. O hindi po pwedeng hindi mo protektahan si ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya maganda po yung true experiences si Pangulong Duterte. Bakit ba naglunsad ng war on drugs yan? Nakita niya persand kung paano nagtrabaho, paano yung ginawa niya sa Davao, paano tumahimik yung Davao. Gusto niyang i-apply, no? At nagkaroon siya ng leksyon na hindi pala madali yung pambuong Pilipinas. Ganun po yung mga matatalinong tao eh. Kaya nga po dapat, nakita ko, no? Ang susunod na Pangulo, meron ding experience sa local governance. Kaya po tuloy-tuloy. Yung mga wala po, yung mga kaya nanalo bilang congresswoman dahil namatay ang asawa, eh lulutang talaga pag nagkaroon na ng mga chance na maging pinuno. Kita nyo, ang alam, ano, donasyon ng donasyon. Ang alam, mamigay ng mga kapirasyon, mamigay ng lugaw, na magpunta ron, no? Ang meron po talaga, hindi ko makakalimutan, nakatatak na sa isip ko, no? Para lang masabi na ikaw nakalusong dun sa putikan, yung lahat ng reporter at saka mga alalay niya, narito po sa tuyo. Siya lang yung tanging nakalusong para maganda nga naman sa picturan. Nak ng tinapay. Yan po ang nakita ng mga epal. Ang ganda po ng sinabi. No? Ang ganda po ng sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Ha? Ito po, ha? Ulitin ko lang, ha? Ginugulo lang namin yung trabaho ng mga lokal. Pupunta ka ron, kukuha ng mga pulis. Di ba? Isi-secure ka. Maghanap pa ako ng pulis para ma-secure. Kung 10 pulis yung aalalay sa Pangulo, 10 pulis na yun, baka 10 na naisalba nun. Maghapon. Yun yung tama po yan. Pero hindi niya sinabing hindi siya pupunta. Ang sinabi niya, pupuntahan ko yan pag naka-okay na lahat para mamimigay na siya ng mga budget. Yun ang maganda. Kaya po nagkakaroon tayo ng rethinking. Di ba? Yung 6 years ninyo na binanatan si Pangulong Duterte, eh pinapatulang kayo ni Pangulong Duterte. Pero ito, ibang klaseng pangulo naman to. Eh pinapakita sa mamamayang Pilipino, naka-epalan lang yan. No? Pupunta ka ron para mag-epal lang. Pero actually, wala ka talagang silbi dun. Sa gabal ka pa nga, perhuisyo ang tawag dun. Perhuisyo. Okay, sa mga nagtatanong po, hashtag, nasaan ang pangalawang pangulo? Nagtatrabaho po. May trabaho po yung pangalawang pangulo. Eh. May Office of the President na namimigay ng mga tulong pinansyal sa medical at saka sa burial. Satellite offices. Office of the Vice President. Meron DepEd, magbubukas na ang klase. Busy ang Vice President. Kung ang Vice President ay matino, busy siya sa pagtatrabaho. Bakit niya, ang gusto kasi nila, no? Kaya nila hinahanap si Inday Sara Duterte. Nasanay sila kay Lenny na ang tanging ginagawa, pupunta rin sa Sakuna para magpa-picture. Hindi po ganyan ang aming Vice President. Ang aming Vice President, si Inday Sara Duterte, ay working Vice President. Hindi po siya available anytime. At hindi niya trabaho yan. Trabaho po ni Secretary Tulpo, Erwin Tulpo. Bakit wala nagtatanong kay Secretary Tulpo? Eh naroon na si Secretary Tulpo. Namimigay na ng bilyon-bilyon. Yung bilyong budget, yung mga nakakahon na DSWD, nakahanda na lahat. Nauna na po si Tulpo. Bago ka maghanap ng nasa ng Pangulo, bago kayo maghanap ng nasa ng pangalawang Pangulo, naroon na po ang representative ng Pangulo ng Pilipinas, si Secretary Erwin Tulpo. Sa video na inyong napanood, kababayan, ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!